갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Hi guys! Hello everyone! This is I'm Sheng DC po. Muling nagbabalik sa inyo. So, medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog. Busy po sa trabaho. So, ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo is yung kasalukuyan na nararanasan ng iba nating mga kababayan o iba nating mga kapwa na nasa Pilipinas or nandito din sa abroad. So guys, kung siguro na-experience nyo yung problema sa DFA, yung pagkuha ng slot sa DFA, siguro kung isa ka doon, so makinig ka sa vlog ko na ito at isi-share ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin para makakuha ka ng appointment. So guys, mula nung pumasok yung COVID-19, talagang nahirapan lahat kasi ang daming sarado na DFA at kukunti lang yung nag-a-assist ng passport sa renewal at saka new passport. So ngayon, napakahirap kumuha ng slot sa DFA, laging fully booked. So ano ba yung dapat nating gagawin guys kung sa ganitong sitwasyon? So siguro ang iba sa inyo nakakapagbayad ng sobrang expensive para lang magkaroon ng passport o para lang makapag-renew ng passport. Kasi ako po, I'm Sheng DC, isa po ito sa ginagawa ko, yung nag-a-assist ng passport sa DFA. Pagtulong ko lang din ito sa mga nakakaalam ng service na ako ay nagpapa-passport appointment. So guys, so ngayon nakaka-experience tayo ng walang slot. Kunyari, pumunta tayo sa site na ito. So, makikita natin, wala talagang slot. So, kailangan kasi ngayon guys, sa dami ng nangangailangan ng slot, talagang, gaano ba katagal tumatagal ang slot? Guys, for your information, ang slot ay nagtatagal lang ay 10 seconds lang. After mo ng nakita yung slot, dapat, unang-una guys, dapat prepare ang iyong, kung halimbawa ikaw ay nag-appointment o magpapa-appointment, kailangan naka-prepare ang iyong information, kailangan mabilis ang iyong pag-encode, kasi kung hindi, kung mabagal ka guys, mabilis lang siya ang mawawala. So, ganun kabilis ngayon at ganun kahirap ang pagkuha ng passport appointment ngayon sa DFA. Unang-una, dapat ihanda mo ang iyong documents, ang iyong information. Unang-una, i-double check mo na galing sa iyong birth certificate kung ikaw ay new passport pa lang. Sa pangalawa naman, kung ikaw ay renewal, i-check mo mabuti ang iyong passport number. So, yun. At saka yung date, kung kailan siya na-issue. So, yung tatlong yun, kailangan alam mo. So, sa pag-fill up, guys, dapat ma-enter mo agad ang telephone number sa form ng DFA na pipilapan. So, ngayon, meron ng mga kapatsa, meron ng mga, mga verify. Kailangan verify, kunyari, yung mga traffic lights. So, kailangan mabilis ka rin ang iyong dahil kung hindi, mabagal ka talagang wala kang makukuha ng slot. Pangalawa guys, ang problema ang kinakaharap natin ngayon sa DFA, nakakuha ka ng slot pero walang email na dumating sa'yo. So, na-experience niyo po ba yun? So, kung ikaw, ako guys, ang dami kong nakuha na ng appointment pero walang email na dumating sa akin. Recently, yung pinaka-last kong na-appointment, as in, wala na akong pag-asa. Hindi ako maasa na darating yung email. Pero, sawa ng Diyos guys, ang DFA naman ay nag-a-advise palagi kung meron silang mga system, mga pagbabago sa system. Dahil nga, COVID ngayon, ano pa rin, pandemic pa rin, kukunti lang siguro yung manpower nila or marami talaga yung mga sarado na DFA na nag-a-assist ng passport sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang
dako ng Pilipinas. So, kukunti lang. Kaya pagka mayroong islat, talagang mabilis lang siyang nawawala. Kaya, ang advice ko sa inyo, kailangan talaga naka-prepare. At talagang pagtuunan mo na ang time pag mag-appointment ka sa DFA dahil talagang napakahirap makapasok sa site nila. Isa pa guys, sa payment, nakakuha ka na ng appointment. Nakakuha ka na ng araw, ng oras, at kung saang site ka pupunta. Ang problema pagdating sa payment, hindi siya pumasok. So, tapos ka na nga eh. Na ano mo na siya. Confirm mo na process na. Nakapamili ka na kung regular passport o ganito. Pero ayaw niyang tanggapin sa payment. So, diba, ang hirap. Sobrang nakakaano yun. Ilang beses kung naano yun. Lalong-lalo na kung group appointment ang kinukuha mo. Kasi sa group appointment kasi, 1 or 2 form ay kailangan mong pilapan. Dapat kasi mabilis ka. Ang problema dyan, pagdating sa ano, dahil full, siguro yung server nila hindi nag-ano agad. Kasi nagkaroon ng update sa kanilang server sa panahon, sa this time. So ngayon, ang nai-encounter natin, ang problema, sa ngayon, yung akin nai-encounter, meron ako mga bookings na wala pa rin confirmation na nare-receive. Pero guys, naglabas si DFA ng paalala o paunawa or nag-inform naman si DFA na kung halimbawa hindi ka naka-receive ng email or confirmation galing sa kanila at araw na ng booking mo at ito na yung araw, maaari mong dalhin si resibo. Kaya guys, ingatan nyo si resibo. At saka yung email na pinadala sa iyo during appointment. So yung dalawang yun ang dadalhin mo sa DFA. Napakalaga nun. Kaya kung kayo ay nakapagbayad na guys, huwag ninyong iwawala ang resibo. Kasi yun yung inyong panghahawakan para kayo ay makapasok sa loob ng DFA. So guys, ano ba yung nakikita kong pinakamalaking problema sa pagkuha ng passport ngayon? So, isa nga yan, yung walang email, walang receipt, walang confirmation ng DFA, galing sa DFA. Sabi naman nila, usually, nag-email sila hanggang 72 hours. Minsan, as in, wala talaga. So, kung ikaw nakapagbayad na, mag-worry ka. Pero guys, kung kayo nakapagbayad na at may resibo kayo, itago nyo lang siya. At kapag dumating yung araw ng appointment nyo at wala pa rin yung email na iniintay natin, so, pumunta lang kayo sa DFA, ipakita ninyo yung inyong email at saka yung resibo ninyo. Siyempre, dala ninyo ang document na kinakailangan ninyo, pati ang inyong mga supporting documents. Dahil sa hirap ngayon, kumuha ng appointment ay talaga namang sobrang hassle kapag kayo ay pabalik-balik. So guys, ang isa pang nakikita ko, ang hirap na nga ng buhay, ang hirap na makakuha ng appointment, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, o hindi ko naman rin na lahat yung mga travel agency, nakakaawa lang sila kasi chinacharge sila ng triple. So, recently nakakarinig ako, nagkano ang bayad sa passport appointment, ang pinakamababa na is 2,000 regular passport. Pagka rush ang iyong kukunin ay naniningil sila ng 3,000 to 5,000 hanggang 6,000. So guys, this is hindi ito makatuwiran guys ha. So kung ganyan ang inyong agent na nakita guys, please mag-isip-isip na kayo. Okay? Ako po naniningil din ng service charge pero hindi ganyan. Ang singil ko is nasa 100 lang. Kung sa pera ko dito is 25 HKD lang. Okay? So hindi po pagtulong yung ginagawa ninyo guys. Shout out sa inyo mga ate, mga kuya. Kung kayo po ay kumukuha ng passport, wag naman pong ganyan ang singil ninyo sa mga kababayan natin. Paano pa sila makaka-abroad? Paano pa sila makakakuha ng trabaho kung umpisa pa lang ng kanilang pag-a-apply? Ay, utang-utang na. Grabe naman yan. Wag naman pong ganyan. Pwede kayong maningil. O lahat naman, hindi libre. Lahat ay
ay may bayad na sa ngayon. Pero wag naman yung ganyan, yung sisingilin niyo sila na nang ginawa niyo ng hanap buhay yan, guys. Pwede naman gawing hanap buhay, pero yung 500 makatwiran pa yan eh. Pero yung 5,000, Diyos ko, Lord. Wake up naman po. Tulungan natin yung mga kabayan natin. Huwag naman natin silang i-down. So, yun lang guys. At ang may tutulong ko sa inyo. Halimbawa sa payment. Nakakuha na kayo ng passport. Nakakuha na kayo ng appointment. So, kung hindi i-accept ang payment. Kasi usually yun ang problema na dumarating eh. Yung walang email na nare-receive. Galing kay DFA na nag-appointment ka. Pangalawa, yung walang confirmation na nakapagbayad ka. At syempre, yun nga, yung magpipayment ka, hindi i-accept yung payment mo. Kaya hindi ka makakuha ng email o hindi ka makapagbayad kasi walang, hindi siya ina-accept. So, yun guys. Unang-una, ihanda nyo yung inyong information. Maging mabilis kayo sa pag-encode. Syempre, i-master ni, bago kayo humarap sa form, i-master ninyo yung inyong information. Kasi 1 to 2 minutes lang ang tinatagal. Pag inabot kayo ng 3 minutes, nawawala na siya. So, babalik na naman kayo sa umpisa. So, pagbalik niyo sa umpisa, wala ng slot. So, it's big trouble na talaga. So, waste of time. So, kailangan, pag kumuha kayo ng passport ngayon, maging mabilis kayo, maging alert kayo. At, syempre, lang alert kayo sa mga manloloko, guys. Huwag kayong papaloko, okay? Kung kaya ninyo i-try ang pagkuha ng passport at ng slot, kayo na mismo ang gumawa para hindi na kayo mahirapan pa. So, meron akong link dyan sa baba ng paano kayo kukuha ng slot sa DFA. So, sundin nyo lamang yon at wala kayong babayaran kundi passport fee. So guys, ako nag-a-appoint din sa lahat ng mga gustong magpa-appointment sa akin. Hindi kayo magsisisi at hindi ang babayaran nyo lang is passport. Okay? So, i-PM nyo lang po ako at nandyan sa description box ang aking Facebook at pwede akong mag-assist sa inyo sa abot ng inyong kaya at presyong kaibigan. Hindi po presyong panghanap buhay. So, yan lang guys at maraming salamat sa inyo. Kung kayo po hindi nakasubscribe sa aking channel, maaari nyo po akong isa, pindutin nyo lang po yung dyan sa baba at i-bell nyo na rin ako para updated kayo sa aking mga pinavlog. So, yan lang guys. Thank you so much sa inyong lahat. Ito pong muli si Anching BC saying thank you so much!